Ito guys ang Singer Ordinary Sewing Machine that can be used either in electric and manual. Ito guys yung foot pedal para sa motor at ito naman ang para sa manual. Ito naman yung hand wheel or yung balance wheel. Yung belt para sa manual, so connected yan guys hanggang dito sa ilalim. So ito yung umiikot dito sa pedal. So ito naman guys yung pagkabit ng belt sa motor. So yung motor guys ay naka-belt in na yan doon sa may babang bahagi ng hand wheel doon sa may likuran. So ayan, ganito lang yung pagkabit. And then ikakabit nyo lang din yung pinaka-pedal. Ito namang belt guys, kailangan nyo lang to kung kayo ay gagamit naman ng manual. So yan guys yung pagkakaiba ng motor at saka manual para sa ordinary sewing machine. So ito guys, ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano to gamitin. Pero ang ipapakita ko muna ngayon ay yung sa motor. So, ayan guys, yung tahi niya. Maganda naman yung tension. So, ayan. Ngayon naman guys, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano naman gamitin ang manual. So, tingnan nyo guys yung movement ng aking paa. Ito naman ang lifter. Ito yung tension desk. Ayan. Ito naman ang presser foot. Ito rin naman yung sakarayom. So, dito naman guys, ang stitch regulator. At ito naman din yung para sa pag-back stitch. So, ito naman guys, ang bobbin winder. Naman, i-ano natin yung back stitch din naman ng ordinary. So, ito naman yung back stitch forward. Back stitch forward. So, yan yung kaibahan ng ordinary sa high speed. Okay na. So, para pantay, hindi twisted, ito, itong ibabaw, kailangan, medyo nakaangat. Yan. Hihilahin ng konti itong ilalim para pagka dumaan yung presser foot, at hinihila naman ito ng ngipin, magpapantay sila, hindi sa twisted. So, ayan. Hindi twisted. Balansi pa rin siya kasi nagbabalance yung ilalim at saka ibabaw. So, lagi nakaganyan, laging hihilahin niya ng ganyan.